Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa isang bahay kung saan nanunood ng balita ang mag-inang iniligtas nila Kafka at Reno sa simula ng istorya, at sinasabi sa balita na 3 buwan na ang nakalipas nang lumabas ang 17 separate unsolved cases na pinaniniwalaan na sanhi ng isang kaiju, at sa isang bizarre turn of events, walang kahit anong kaiju emergences na na-document since then. At as of today daw ay 46 days na silang hindi nakakakita ng paglabas ng isang kaiju. Sinabi ng nanay dito na nakakapagpabagabag ang mga pangyayari na para bang calm before the storm, kaya sinabi ng anak niyang babae na huwag siyang mag-alala at kahit daw lumabas pa dun si Kaiju No. 9, ay sigurado siyang tatalunin daw ulit yun ni Mr. Kaiju Man, at kung hindi pa halata, si Kafka yung tinutukoy niya dito. Matapos yun, pumunta tayo sa Ariake Maritime Base, sa basement level 17, at nakakaramdam sila doon ng isang earthquake. Pinaliwanag ng isang scientist na may itim na buhok doon sa isa pang scientist na ang nagsasanhi noon ay sina Narumi at Kikoro, at sumasailalim daw ang dalawang yun sa power suit practice room sa nakalipas na ilang araw, kaya napakumento yung isa doon na ayun pala yung feeling ng pagtitraining ng dalawang tao na may naka-equip sa kanila na numbers weapons. Sumang-ayon doon yung may itim na buhok at sinabi na nakataya ngayon yung fate ng kanilang bansa, at yung largest joint training exercise ay dapat daw ay nangyayari na sa kasalukuyan sa Meidai ni Deiba. Lumipat naman tayo sa joint practice grounds ng 1st at 3rd Division, at nagpapaulan ang mga ito ng kanan sa ere. Lumalabas na ang inaaral nila dito ay accuracy ng kanilang pagbaril para mas tumaas ang chance nila para mapatamba ang superior foes at tinuturuan sila dito ni AJ na i-align nila yung lines of fire nila at pataasin ang kanilang piercing power. Habang nangyayari naman yun ay lumipat tayo kina Kafka at Hoshina, at dito, ay ipinakita ni Kafka ang progress ng kanyang pag-aaral ng troop-style hand-to-hand combat, at pumorma ito upang testing inyong atake na ginawa ni Isao. Sinapak niya ang may hawak-hawak na practice foam na Hoshina, at kita ang lakas ng impact ng kanyang suntok dun. Napaurong ng kaunti dun si Hoshina, at di nagtagal ay biglang sumigaw si Kafka at hindi daw ba na good shot ang ginawa niya dahil may force daw yun, at sa katunayan ay naramdaman niya yun sa mga buto niya. Binato naman ni Hoshina sa kanya yung training foam at sinabi na magpapalit sila ng roles, at pagkabato niya dun ay sinapak niya yun at napatalsik si Kafka ng madali. Pinpoint ni Hoshina na wala pa si Kafka sa inaakala nito, at magla-launch na daw muna sila. Habang naiirita naman sa kanya si Kafka at tinanong kung necessary ba yung ginawa niya dun. Buisit na inisip ni Kafka na maghintay lang si Hoshina at sa hapon na yun ay pipilitin niya daw yung purihin siya. Sa sumunod na eksena, pumunta si Kafka sa rooftop, at pagkarating niya dun ay namangha siya sa view. Habang iniisip kung saan niya gaganapin ang kanyang Lonely Gourmet lunch, ay bigla siyang may napansin sa gilid niya, at lumalabas na si Mina yun na kumakain mag-isa ng kanyang lunch. Nakita niya din na merong free space sa katabi ng bench, pero pinigilan niya yung sarili niya na tumabi doon at kumain katabi yung captain nila. Nang aalis na siya ay bigla siyang tinanong ni Mina kung saan siya pupunta, at huwag daw siyang mahiya doon. Habang ngumunguya si Mina ay kabadong lumingon si Kafka sa kanya. Di nagtagal, umupo na si Kafka sa katabing bench, at nung kakausapin na niya si Mina ay bigla nung tinanong sa kanya na hindi ba't ang tahimik doon, kaya nagulat siya. Pinpoint niya yung mga taong nagtatrabaho, nag-aaral, naglalaro, at nabubuhay. Alam niya daw na wala na yung iba kundi, the calm before the storm, pero kahit ganun pa man daw ay habang nakaupo siya doon ay parabang nararamdaman niya na talagang naubos na ang mga kaiju. Naalala na naman ni Kafka yung mga panahong bata pa sila, at napangisi siya doon, at hindi nagtagal ay sumang-ayon siya kay Mina. Agad na napawi yung ngiti ni Kafka nang mapansin niya na hindi siya gumamit ng formalities dun, kung saan natawa si Mina sa kanya at sinabi ang hayaan na niya yun, at sila lang naman daw yung nandoon. Napa-sigh of relief si Kafka at napakumento na rin na yung mga araw na walang laro ang nasis Ira, at walang kaninong pusa ang namamatay, ang klase ng mga araw na hinihiling niya na sana ay hindi na matapos. Inalala ni Mina na back in the day, lagi daw ginagawa ni Kafka na tumakbo papunta sa kanya kapag may tumutunog na alarm galing sa ibang school building, at nagkomento siya doon na sa katunayan ay nakakahiya yun, na nagsanhi ng pagkabigla ni Kafka. Napakamot sa ulo si Kafka at sumang-ayon, pero nirason niya na si Mina yung vice captain ng Kafka Corps, kaya bilang captain daw ay natural lang na mag-alala siya kay Mina.
Sumang-ayon si Mina doon at pinaliwanag na mapapapunta man sa shelter, o habang naglalakad kasama ang iba pang mga bata papunta sa paaralan, ay lagi daw nasa pinakaharap si Kafka at tumatayo bilang captain nilang lahat. Kahit na daw na natatakot din ito ay lagi itong umingiti at binibigyan siya ng reassurance, kaya nararamdaman niya daw lagi na kahit na lumabas ang isang kaijo, ay magagawa yung asikasuhin ni Kafka at napapawi nun yung mga takot niya. Napatanong si Kafka na seryoso ba si Mina doon at mukhang isa pala siyang kakaibang bata dati, kung saan nagkomento si Mina na hindi naman siya nagbago, at nagawa niya nga din daw na mailigtas yung Takikawa base. Pinaliwanag ni Mina na sinabi sa kanya ni Hoshina yung tungkol sa desisyon ni Kafka, at naging mas malakas na daw siya. Sinabi niya kay Kafka na hindi na niya kailangang magtago sa likod nito, kaya hindi na daw nito kinakailangang pasanin ang bigat ng mag-isa. Hindi daw ba ay nangako silang dalawa na uubusin nila ng magkasama ang lahat ng kaiju? Nagkatitigan silang dalawa doon at sumang-ayon naman si Kafka. Naalala ni Kafka si Number 9, kaya napansin din Mina na nag-iba yung ekspresyon niya doon. Pinilit ngumiti ni Kafka at sumang-ayon siya na nangako silang dalawa doon. Nawala yung ngiti ni Mina doon at hinigpitan nito yung hawak niya sa kanyang dalang pagkain, at nagpaalam nang babalik na siya sa quarters niya. Pagkasara na pagkasara ni Mina ng pinto, sinabi niya sa isip niya na hindi parent talaga nagbabago si Kafka, at maski yung ngiti daw na ipinapakita noon kapag pinupush noon yung sarili noon ng sobra. Matapos yun ay bumaba na si Mina habang naiwang nakaupo sa bench si Kafka. Habang nakaupo ay inisip ni Kafka kung ano na kaya yung mangyayari simula doon, at inisip niya din kung magagawa niya kayang matalo si Monster Number 9. Naalala niya na naman yung sinabi niya kay Mina dati tungkol sa sino sa kanila ang magiging mas cool na officer, at agad niyang pinawi yung doubts niya sa sarili niya at sinabi na kinakailangan niyang talunin yung halimaw na yun para sa future ng kanilang bansa. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa Shinjuku Ward, sa Kabukicho, at merong isang babaeng nilapitan ng dalawang lalaki at tinanong kung may hinihintay ba ito, at inaya din siya ng mga ito na kumain kasama yung mga hinihintay nito. Pumayag naman yung babae, pero nung pagkalingon nito, ay ipinakita nito ang nakakatakot nitong itsura habang sinasabi na sakto at tatawagan niya pa lang yung mga kaibigan niya. Nagtaka yung mga lalaki dun habang nagta-transform yung babae, at di nagtagal ay tuluyan na yung nag-transform, at lumalabas na yung babae ay yung kaiju na lumabas sa Shibuya Ward, at tila pinagtutusok nito yung mga taong nakapalibot sa kanya gamit ang isang kakaibang atake na parang mga sapod. Sumigaw yung halimaw na ito at tila nagpalabas ng malakas na signal. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo kay Toku na naka-tuxedo at tila hindi ito mapakali, kaya pinakalma siya ni Ichitaka at Mori, at sinabi na dapat mukhang dignified ang tatay ng bride. Lumalabas na ikakasal na pala yung anak niyang babae kaya kinakabahan siya dun, at dumating na dun yung anak niya. Pinpoint out naman ni Mori na yung babaeng pinalaki ni Toku ng mag-isa habang nagtatrabaho ito sa Monster Disposal ay ikakasal na, kaya ihatid daw nun yung anak niya ng mabuti. Iniwan na ng dalawa si Toku sa anak nito, at lumalabas na ang pangalan ng bride ay Chiiko, at habang nagluluha si Toku ay bigla siyang inapakan sa paa ni Chiiko at sinabi na bakit mas ninenervyus pa siya kesa dito, kaya ayusin daw nito yung sarili niya. Dating delinquent din pala si Chiiko. Matapos yun ay inannounce na ng host na papasok na yung bride, kaya lalong kinabahan doon si Toku. Bigla naman siyang tinawag ni Chiiko at nagpasalamat ito sa lahat ng ginawa niya para dito, na nagpabalik ng composure niya. Pagbukas ng pinto ay nagsi-cheer ang mga tao para sa kanila, pero habang nangyayari ang sacred event na yun ay biglang may lumabas na higanteng kaiju sa may glass window sa labas, na nagpataka kay Toku. Agad na winasak ng kaiju na yun yung glass window at pinilit na pumasok, at mabilis na dumami ang report sa emergency report center tungkol sa mga halimaw, at habang sinasagot nila yung mga tawag ay noindang sila nang makita nila ang sobrang daming alert and report na nagsipasok sa kanilang office. Hindi nila maintindihan yung ano yung nangyayari dahil sa sandamakmak na report na pumasok sa kanila galing sa papalibot ng Tokyo. Sa Setegeya Ward naman sa Wakabayashi, biglang umangat yung train tracks, at nagsilabasan ang sandamakmak na halimaw, na somewhere sa kahabaan ng daanan ng tren dun. Lumipat naman tayo malapit sa Mount Takao, sa Hachioji City, nagsilabasan ang mga higanteng mole-like kaiju, at pagdating naman natin sa Manato Ward, sa Shiba Park 4th District,
lumabas naman ang sandamakmak na insect-like monsters na nagbigay ng takot sa mga tao. Bumalik tayo sa Emergency Report Center at hindi na nila alam yung gagawin nila dahil sa dami ng reports na pumapasok sa kanila at masyado daw yung marami para maasikaso nilang lahat. Sa kasal naman ni Chieko, merong isang lalaki na nagil-ilid sa kanila kung saan tatakas, at pasan-pasan ni Toku yung fiancé ni Chieko na si Ducky, at sinasabi niya doon na huwag itong bibitaw at gagamutin niya yun pag nakarating na sila sa shelter. Hindi niya daw hahayaang maiwanan niya si Chieko nang mag-isa. Habang tumatakbo sila papalapit sa hagdan na papunta sa shelter, biglang lumabas sa gilid yung ulo ng halimaw na nagpatalsik sa mga nauna sa kanila. Napatalsik din sina Toku doon, at habang tinatanong kung okay lang ba si Daiki ay bigla niyang napansin na nilalapitan na ng kaiju yung anak niya. Inapakan ng halimaw yung mga paa ni Chieko kaya napasigaw ito sa sakit, habang si Toku naman ay sinubukang sigawan yung halimaw na lumayo sa anak niya. Kinagat ni Toku yung kamay niya para magdugo ito at sinubukan niya yung gamiting pang-akit sa halimaw para siya na lang yung kainin nun. Gayunpaman, hindi yun gumana at kinagat na ng halimaw yung anak niya, kaya yung tanging nagawa niya na lang doon ay manood ang karumal-dumal na eksenang yun. Kakainin na ng halimaw yung anak niya kaya napasigaw na lang siya doon sa galit habang sinasabi na siya na lang yung kainin nun. Di nagtagal, sa kabutihang palad ay dumating doon si Narumi at mabilis na pinaghihiwa yung katawan ng kaiju bago pa noon tuluyang makain si Chieko. Na-stun si Toku doon, at sinalo naman ng isang troop member si Chieko. Agad na nag-report si Narumi sa base nila na nakarating na yung first unit sa eksena sa outbreak sa Sumido Ward. Mangiyak-ngiyak si Toku nang mailigtas sila nito at sinabi ni Narumi na dadako na sila sa subjugation phase at tinawagan niya si Mina at tinanong kung under control na ba yung nasa side nila, kung saan nagkomento si Mina na huwag siyang maging tanga at sarili niya na lang yung intindihin niya. Umoki naman dun si Narumi at nagseryoso na, at pinangunahan yung buong defense force sa pag-subjugate ng mga halimaw sa kani-kanilang lugar. Kita dito na handa na ang defense force sa kakaharapin nilang matinding laban, at kita din ang kanilang determinasyon upang patumbahin ang kahit anong kaiju na makita nila. Pinaposisyon na ni Narumi yung lahat ng units dun, at sinimulang patumbahin yung mga nagsilabasang kaiju. Nagulat naman si Toku nang makita niyang pinalibutan ng sandamakmak na kaiju si Narumi, at sinabi niya na hindi niya matatalo yung ganong karaming halimaw. Inakay siya ng isang troop member at sinabi na aalis na sila dun, kung saan sinabi ni Toku na back-upan na lang nila si Narumi at okay lang siya, kaya sinabi ng troop member na kinakailangan na talaga nilang lahat na umalis dun. Nagtaka si Toku kaya pinaliwanag nito na may suot-suot si Narumi na numbers weapon na number 1, at kapag nakasuot daw kay Narumi yung suit na yun ay basically isa na siyang halimaw na may human skin. At sa mga panahong yun daw, ang pinaka-dangerous na bagay sa kanilang immediate area ay ang commander nila na si Narumi mismo. Bumukas yung mga closed hole sa damit ni Narumi dun at lumabas dun ang mga mata na kagaya ng mga mata niya. Pagka-activate niya nun ay ito na nakita niya yung laman loob ng mga halimaw dun na parabang nagkaroon siya ng X-ray vision. Sa isang iglap, nawasak ni Narumi yung lahat ng kaiju na nasa paligid niya nang may pambihirang bilis. Nagsanhi yun ng malakas na pagsabog, kaya mabilis na umalis si Toku doon habang tinatanong naman ni Narumi si Eiji kung ano na yung sitwasyon sa area nila. Sinabi naman ni Eiji sa kanya na meron siyang good news at bad news, at ang good news ay yung first at third unit ay maganda ang progress at sinisecure nila yung evacuation centers nang mas mabilis pa sa dati. At nag-pay off daw yung pagpapakalat nila ng troops at pagpaparami ng number of dedicated routes. Tinanong naman ni Narumi na paano naman yung request sa mga divisions para sa reinforcements, kaya pinpoint out ni AJ na ayun yung bad news, at kapareho daw nang nangyayari dun yung sinabi ni Sushiro. Lumipat tayo sa Hyogo Prefecture, sa Hameji City, at nagkokomento dito ang commander ng 6th unit na si Tsuchiro Hoshina habang nanonood sa nangyayari, na nagdadrive yung mga defense force ng wedges papalibot sa buong bansa, kaya hinding-hindi daw sila magpapadala ng reinforcements up east sa estadong yun. Nagkomento yung isang kasama nito na wag na nila pansinin yung reinforcements shenanigans na iyon at mapapag-alitan sila ng todo kapag hindi nila naprotektahan yung Hameji Castle na bagong renovate lang din, kung saan nagkomento si Tsuchiro na sumasakit na yung ulo niya habang iniisip pa lang yun, at agad nang inutusan yung mga kasama niya na kumilos na.
Dagdag naman ni AJK Narumi na hindi lang sa Hyogo nangyayari yon, kundi sa Osaka din, sa Sendai, at maski yung Hakko date daw ay nagpapadala ng reports with more likely on the way. Napapitik ng dila dun si Narumi at ang sinasabi daw ba ni AJ dun ay nangyayari yung ganung bagay sa buong bansa. Pinaliwanag ni AJ na base sa kanilang data, tina-target ng mga halimaw na iyon ang malalaking cities, power plants, radio towers, government facilities, at transportation hubs. Mukhang pinupuntahan daw ng mga iyon yung mga sites at services na inaasahan ng mga humans, kaya malinaw daw na hindi kumikilos ang mga iyon gaya ng karaniwang gawin ng mga halimaw. Nagkomento naman si Narumi na ramdam niya talaga na si Kaiju No. 9 ang may kagagawa ng lahat ng iyon, at unti-unti na nung ginagalaw ang mga pieces nito upang ma-checkmate ang mga humans. Bigla namang tumawag si Kuruso sa kanilang dalawa ni AJ, at magre-report daw ito ng latest developments. Nahihirapan daw ang troops na i-route yung mga halimaw sa loob ng tatlong major areas. Sa may National Diet Building, sa Chofu Airport, at sa Oizumi Interchange daw. Yung sitwasyon daw sa National Diet Building ay malala kung saan nakikipaglaban yung mga troops dun sa isang halimaw na may estimated resilience na umabot ng 7.0. Nagkomento si AJ na yung dami pa lang ng halimaw ay nagpapa-atres na sa kanila. At kung tignan nila na ayun yung pinakamaraming encounter na na-experience nila, ay hindi na daw yun surpresa. Wala na daw silang pag-asa na makakakuha pa sila ng backup sa iba pang divisions. Ano naman daw yung sa tingin ni Narumi na gagawin nila dun, kaya sumagot si Narumi na syempre ay uubusin nila yung mga halimaw at yun daw yung matagal na nilang pinaghahandaan. Sinignalan niya si AJ na oras na, at may pina-deploy siya dito. Pumunta tayo sa Ariake Coastal Bay sa northern area, at nagkomento ang higher up na scientist doon na lampas isang dekada na nang huli nila yung gamitin mula nung commander pa si Hakari ng 1st Unit. Ang tinutukoy nila dito ay yung numbers weapon na number 4. Kinausap naman ni KG si Isao at tinanong kung nanunood ba ito, at para daw bang kasama na nila ulit si Hakari doon, at ipinakita sa atin si Kikoro na ngayon ay suot-suot na ang suit na gawa kay number 4, na dating pagmamay-ari ng kanyang nanay. Sumakay na si Kikoro sa exclusive electromagnetic launch system, at na-notify siya nito na stable naman yung vitals niya at tapos na ang trajectory calculations. Sa isip ni Kikoro ay sinasabi niya na hindi man sapat pa yung lakas niya para palitan yung mommy niya, pero sigurado daw siyang magiging worthy master siya ng numbers weapon na yon. Hiniling niya ulit sa mommy niya na pahiramin siya nung nang lakas, at sinabi na niya sa mga higher up doon nakikilos na din siya upang sumali sa all-out battle laban sa sandamakmak na kaiju. Ipinakita sa atin dito na nasa Northern Division ang 9th, 10th, 11th, at 12th Unit, nasa Eastern Division naman ang 1st, 2nd, 3rd, at 4th Units, nasa Western Division naman ang 5th, 6th, 7th, 8th Unit, at nasa Southern Division naman ang 13th, 14th, 15th, at 16th Unit. Nag-countdown na yung pag-launch ni Kikoro at pagka-zero noon, mabilis siyang pinalipad papunta sa target destination niya. Successful daw ang naging launch niya at within tolerance range naman ang kanyang internal pressure. Lumabas siya sa sinakyan niyang pod, at agad na deploy yung shield niya at handa na daw yun for activation, habang yung uni-organ naman ni number 4 ay nagre-respond daw normally. Habang tumatalsik mid-air ay inactivate niya yung kayang gawin ng suit ni number 4, at tinubuan siya doon ng pakpak, na lalong nagpabilis sa kanyang lumipad. Manghang-mangha yung mga nagmo-monitor ng suit at sigurado daw makakarating si Kikoro sa subjugation area on time, habang pinapaliwanag ni KG na yun yung pinakamabilis na numbers weapon nila at ang tanging may kakayanan na lumipad. Ayang numbers weapon daw ang dahilan kung bakit si Hakari ang may pinakamaraming bilang ng na-subjugate na halimaw sa kahit sinong commander in history. Habang nangyayari yun, patuloy na nilalabanan ng ilang troop members ang kaiju na may 7.0 na resilience, at biglang may nag-command sa kanila na tumigil muna umatake. Pina-evacuate ng isang troop members yung iba pang troop members sa area, at sinabi na dumating na si Kikoro. Nagtaka yung halimaw dun at di nagtagal, biglang dumating dun si Kikoro at malakas na hiniwa yung likod nito, na madaling nagpatamba sa kaiju na ito. Manghang-mangha yung ibang troop members doon at napakumento na ito pala ang legacy ng namayapa nilang chief na si Isao. Maangas na tumayo doon si Kikoro, habang suot-suot ang makabago niyang suit.
Nagkomento si Narumi na sa wakas ay nakarating na siya doon at meron na lang da siyang 10 minuto upang kontrolin yung area na yon, at tinawag siya nung dim-witted apprentice. Ginawa naman ni Kikoro ang kanyang signature hair flip at sinabi na 5 minuto lang yung kinakailangan niya doon, at tinawag niyang pain in the ass mentor, si Narumi. Ininstruct naman ng isang troop members doon yung lahat ng platoon na pupunta na sila sa phase 2, at pinapwesto niya ang mga yon para i-cover si Kikoro. Habang nag-uutos pa lang yung troop member na ito ay mabilis nang sumugod si Kikoro sa isa sa mga kaiju doon, at madali nun yung napatumba gamit ang isang swing. Manghang-mangga yung lalaki sa bilis ni Kikoro, at napaisip ito na kung tutulungan nila yon gamit ang explosive bullets ay magiging sagabal lang sila doon, kaya napagdesisyonan niyang sabihan yung bang troop members doon na mag-switch sila to freeze bullets at mag-focus sa pag-disrupt ng mobility ng mga halimaw doon. Agad naman yung ginawa ng mga troop members doon, at nung ire-report pa lang ng isa na nagawa na niyang ma-freeze yung isang kaijo, ay mabilis na kumilos si Kikoro at pinaghahampas nito yung halimaw sa harapan niya. Windang na windang yung troop member doon, habang si Kikoro ay patuloy sa kanyang pagsugod sa mga kaiju. Madali niyang naiilagan yung mga atake noon dahil sa kanyang flight ability, at madali niya ring napapatumba yung mga kaiju doon. Manghang-mangha yung isang troop member doon at tila hindi daw makakip up yung mga backup, at ramdam niya na parang nanunood siya kung paano magtrabaho ang isang commander doon. Napakumento si KG na nakuha ni Kikoro ang power ng kanyang tatay at mobility naman ng kanyang nanay. Kanina daw ay sinabi niya na parang si Hakari si Kikoro, pero mukhang mali daw siya ikanya kay Isao. Patuloy na pinatumba ni Kikoro ang mga halimaw doon ng may pambihirang lakas at bilis, at sinabi ni KG na nagmana si Kikoro sa pareho niyang magulang. Agad namang nireport ni Kuruso sa ibang troop members doon na nakapagpatumba na ng 3 target si Kikoro at nag-improve na yung battle condition sa area na yun. Napa, not bad, naman doon si Narumi habang si AG at pinapaliwanag na mukhang under control na yung National Diet Building Area, at nung tatanungin niya palang kung ano yung sitwasyon sa Chofu Airport, ay biglang sinabi ni Mina na may ginawa siyang arrangements para asikasuhin yun. Dumating doon ang isang warcopter, at nasa loob noon si Okinogi at sinasabi nito na tapos na ang structural assimilation, at nagfa-function naman daw ng normal yung monster muscle fibers at uni-organs dito. Stable din daw yung vitals ng binabasa niya at handa na daw yun for synchronization. Lumalabas na yung tinitingnan niyang status ay ang status ni Hoshina, habang nakasuot dito ang numbers weapon na number 10, at ina-activate na nila ito dun. Kinausap ni number 10 si Hoshina at sinabi na sa wakas ay oras na para ilabas siya sa labanan at pagwalain yun dun. Napa, sigh, si Hoshina at naiirita na sinabi na siya yung in charge dun kaya wag siyang mautus-utusan ni number 10. Tinawag ni Hoshina si Okinogi at bigla itong nainis dahil bakit daw nagsasalita yung suit niya at nakaka-distract daw yun. Pinaliwanag naman ni Okinogi na yun yung first ever weapon na sentient, kaya magiging mahirap ang pagkuha ng neural synchronization dun kaya ang pag-establish ng verbal connection dun ay kinakailangan. Dagdag niya na alalahanin ni Hoshina na prototype pa lang yun at sa katunayan ay sa tingin niya ay hindi pa yun handa para gamitin sa isang actual combat. Napatahimik ng saglit dun si Hoshina at nauunawaan niya naman daw si Okinogi, pero dahil na ilan niya na gayon paman, kung gusto nilang maging one step ahead kay number 9, ay isa yung sugal na kinakailangan nilang kunin. Nagkomento naman bigla si number 10 na mukhang gugustuhin niyang masanay kay Hoshina, kaya nairita si Hoshina at sinabi na hindi yun katawan ni number 10 at wala pa nga daw silang kahit isang successful full release nung nagtitraining sila, at dahil daw yun sa paggalaw ng mag-isa ni number 10. Nawawala daw yung synchronization nila dun, kaya kinakailangan ni number 10 na sundin yung mga utos niya, at kung hindi daw nila magagawa yun ng tama ngayon ay mamamatay si Hoshina at itatapo na lang si number 10 sa basurahan. Inangat naman ni number 10 yung buntot nila at sinabi na nauunawaan niya yon, kaya kumilos na daw sila. Gumawa ng butas si number 10 sa warcopter, at lumusat sila doon ni Hoshina. Dahil doon ay nabigla si Okinogi habang si Hoshina naman ay naiiritang sinabi na hindi naman naiintindihan talaga ni number 10 yung sinabi niya. Sinubukan silang pigilan ni Okinogi na sumugod dahil hindi pa daw sila nakakapag-strategize, kung saan habang pabagsak sa lapag ay sinigaw ni number 10 na ang pagpasok sa isang labanan nang walang ganun ay parte ng thrill.
Maangas na nakalanding sina Hosh Ina sa lupa, at lumalabas na lamandang siya sa gitna ng sandamakmak na insect-type kaiju, at napatingin ang lahat ng iyon sa kanila. Takot na takot sina Okanogi at yung isa nitong kasamang lalaki sa pagsuporta kay Hosh Ina, at sinabi ng mga ito na sa Monster Dance Zone na laglag si Hosh Ina at sabi na nga ba nila na masyadong risky na gamitin yung suit na yun sa field. Naghanda naman si Hosh Ina at sinet aside muna yung ginawa ni Number 10 na hindi pagsunod, at sinabi na oras na para ipakita dito kung sino ba talaga ang in control. Inilabas na ni Hosh Ina yung mga espada niya, at agad na sumugod sa kanya yung ilang kaiju doon, at inisip niyang mas vulnerable yung left side, kaya ayun yung tatargetin niya. Gayunpaman, nang susugod na siya ay hindi sila nagkasundo ni Number 10 kung sa kaliwa ba o sa kanan sila susugod, kaya nagkahilahan sila doon at napatigil. Dahil doon ay muntik na silang matamaan ang mga sumugod sa kanilang halimaw pero buti na lang ay nakailag si Hosh Ina. Nairita si Hosh Ina kay Number 10 at sinabi na kinakailangan nilang target in yung pinaka-vulnerable area dahil common sense lang yun, kung saan kumontra si Number 10 at sinabi na boring ang common sense, at madali naman sana silang makaka-flank sa kanan. Pagka-landing ni Hosh Ina sa lapag ay mabilis siyang nilikuran ng isa pang kaiju, at nung ini-instruct niya palang si Number 10 na legs ang uunahin nila at hihiwi nila yun galing sa likod, ay bigla na namang kumontra si Number 10 at sinabi na gusto nitong makita kung gaano kalakas yung halimaw na yun kaya atakihin daw nila yun straight on. Napatigil na naman yung katawan ni Hosh Ina, at dahil dun ay solido siyang nataman ng kaiju. Nag-alala sa kanya sina Okanogi dahil dun, at napatalsik siya sa hangar at agad na nag-follow up ang iba pang kaiju dun, pero sa kabutihang palad ay nagagawa niyang mas alag ang lahat ng atake ng mga yun. Nabuisit na si Hosh Ina kay Number 10 at dahil daw sa kanya ay napapalibutan na sila, kung saan tumawa lang si Number 10 at lalong natuwa. Hindi mapakali si Okanogi dahil sobrang out of sync sina Hosh Ina at Number 10 sa isa't isa, at hindi daw nagpa-function dun yung neural synchronization nila kaya bumaba yung release force ng mga yun from 51% to 41%, at pinpoint na hindi pa bumababa sa ganung level yun maski nung training. Dahil dun ay napagdesisyonan ni Okanogi na paatrasin muna si Hosh Ina at kumuha ito ng isang regular suit, kung saan hindi na makaalis si Hosh Ina sa pwesto niya dahil masyadong maraming nakapalibod na kaiju sa kanya at mabibilis ang mga yun, kaya magsesynchronize na lang da sila para patumbahin yung mga yun. Lalong nabahala sila Okanogi nang bumaba sa 34% yung released force ni Hosh Ina, at kung bumaba pa daw yun dun ay hindi na makakayanang protektahan ni Hosh Ina yung sarili niya. Kinausap ni Hosh Ina si Number 10 at sinabi na huling chance na nila yun kaya sumunod na yun sa kanya. Sa kabila ng pakikipag-usap ni Hosh Ina, nang ini-explain niya palang na gagamitin nila yung mga eroplano dun bilang cover, ay biglang kumontra na naman si Number 10 at sinabi na wag siyang umatras dun at susugurin nila ang mga yun head-on. Dahil dun ay na-strain na nam yung movements ni Hosh Ina, na nagpatigil sa kanya, at dahil dun ay nagkaroon ng free opening yung isang kaiju dun para batuhin siya ng isang eroplano. Pagkalingon niya dun ay solidong tumama sa kanya yung eroplano, kaya alalang alala si Okanogi sa kanya. May napansin naman yung kasama ni Okanogi dun na may nade-detect pa silang vital signs kay Number's weapon Number 10 kaya buhay pa yun. Pagkabukas ng sprinkler at pagkahupan ng apoy at usok, lumalabas okay lang si Hosh Ina, at napakumento ito na nabasa ng halimaw kanina yung movements niya at inaim nun yung eroplano sa kanya. Bigla namang nagyabang si Number 10 dun at sinabi na saktong pinatigas niya yung armor niya para sa attacking yun, kaya nailigtas daw si Hosh Ina nang dahil sa snap decision niya. Pinukpok ni Hosh Ina sa galit yung mukha ni Number 10 dun at tinawag itong idiot at pinaliwanag na kung nakinig ito sa kanya kanina pa ay hindi sila malalagay sa ganong sitwasyon. Napatigil si Hosh Ina bigla ay may na-realize ito, at sinabi na mali siya sa paghiling sa cooperation ni Number 10. Napatanong siya dun kung bakit niya ba ginagawa yun sa sarili niya, at bakit ba siya laging nai-involve sa mga stubborn, hard-headed idiots. Tinawag niya si Number 10 at pinaliwanag na bilang isang weapon, yung hindi pagsunod nito sa orders ay isang fatal flaw, at sa rate daw na yun ay ipapatapo na lang siya ng mga higher-ups. Gayunpaman daw, hindi sila pwedeng mamatay dun, kaya napagdesisyon na ni Hosh Ina na siya na ang susunod sa mga gustong kilos ni Number 10, at nagsimulang mag-creep yung suot-suot niyang suit. Nagsimula na daw yung neural synchronization ng dalawa, ika ni Okanogi,
at tumataas na daw ulit yung released force ni Hoshina. Napangisi si Number 10 doon at napakomento na ayun nga yung gusto niya. Sinabi ni Hoshina doon na susugod na sila sa mga halimaw head-on, at sabay nilang sinabi sa isa't isa na sumunod sila papasok sa isang delikadong sitwasyon. Mukhang ito na ang simula ng pagpapakita ng ating kakaibang duo ng kanilang tunay na lakas. Tumaas yung released force ni Hoshina at umabot yun ng 56%, at yun daw ang pinakamataas na nakita nila galing kay Numbers Weapon Number 10. Di nagtagal, sumugod yung halimaw na nasa harapan nila Hoshina, at nagkasundo na silang kakalabanin nila yun head-on, at madali nilang nahiwa yung katawan nun. Habang nakikipagsabayan sa dalawa pang lumapit sa kanila, sinabi ni Number 10 sa isip niya na medyo nag-enjoy siya sa pakikipaglaban sa mga mahihinang nila lang nang sabay-sabay at wala sa kanya ang pabor ng labanan. Napasigaw sa hype si Number 10 at sinabi nito kay Hoshina na hindi ba't kahit nasa disadvantage sila ay kaya pair nilang wasakin yung mga halimaw dun. Sumugod lang daw ng sumugod itong si Hoshina, durugin, i-overpower nito ang mga kalaban, at ubusin ang mga halimaw na yon. Ganun daw dapat kung paano lumaban sa isang labanan. Nang susugod yung isa pang kaiju sa kanila ay inutos ni Number 10 na hayaan siya ni Hoshina na kumilos at siya na ang magpipira-piraso ng natitirang halimaw dun. Binalik naman ni Hoshina yung mga espada niya sa shields nito, kaya nagtaka si Number 10, at pinaliwanag ni Hoshina na huli na nang sabihin niya yon. Lumalabas na nagawa ng paghihiwa-hiwain ni Hoshina yung natitirang halimaw na nasa harapan nila. Hindi daw ba ay sinabi ni Hoshina sa kanya na sundan siya nito into the fire, kung saan nairita si Number 10 at sinabi na siya yung nagsabi nun. Nag-contract na naman yung suit ni Hoshina at mabilis siyang sumugod para daw linisin din yung tarmac. Lumabas siya sa hangar, at sinugod yung mga kaiju na nasa labas, at tumaas na naman ulit yung released force niya at umabot na yun ng 67%. Nakaramdam ng strain si Number 10, at nung makasalubong nila ang isang halimaw ay sinubukan sila nung atakinin, pero madaling nahiwa ni Hoshina yung claws nun, at agad na ginamit ang Hoshina style blade cutting technique second form, cross strike, na hamati sa katawan ng halimaw na yun ng pa-length at crosswise. Napakumento si Number 10 sa isip niya na ang bilis ni Hoshina. Nang sumugod yung dalawa pang kaiju sa kanila ay pinpoint ni Hoshina na hindi nila maiilagan yon. Kaya inutusan niya si Number 10 na ipakita nito kung kaya ba nitong i-block yung atake ng dalawang yun ng mag-isa. Nabuhayan si Number 10 dun, at sinabi na inaakala niya na hindi yun papagawa ni Hoshina sa kanya. Gamit ang kanyang buntot ay madaling napigilan ni Number 10 yung back attack ng dalawang kaiju, at nawasak niya pa yung braso ng mga yon, na nagpamangha kay Okanogi. Niyabangan niya si Hoshina pero sinabi lang ni Hoshina na nakakita na siya ng mas better sa ginawa niya at subukan niya daw sa susunod na huwag silang matalsikan ng shrapnel. Noindang si Okanogi sa kung bakit pinagtitripa ni Hoshina si Number 10 dahil kapag nairita daw yun ay baka ma-disrupt yung synchronization nila. Gayunpaman, tila kabaliktaran yung epekto ng pang-aasar ni Hoshina kay Number 10, at umangat na naman yung released force niya at umabot na yun ng 70%, na lalong nagpawindang kay Okanogi kung paano yun posible. Nanggigil si Number 10 kay Hoshina at sinabi na ang tanga nito dahil yung tanging rason lang naman kung bakit may natirang shrapnel ay nabigo si Hoshina na palabasin yung full power niya. Nairita si Hoshina sa kanya at sinabi na lampas 60% na yung released force nila tapos nahihirapan parents si Number 10 na pigilan yung mga atake ng mahihinang nila lang, at nag-e-expect pa daw siya ng mas mataas sa kanya dun. Nap-icon si Number 10 sa kanya at inaya siyang sumugod ulit para daw maipakita niya yung kaya niyang gawin kay Hoshina. Hindi maipaliwanag ni Okanogi yung nangyayari dahil nag-aasaran yung dalawa pero umaangat pa rin yung released force dun. May nakita silang itim na kaiju sa sandamakmak na kaiju, at sa tingin daw ni Hoshina na ayun yung leader ng mga halimaw dun. Susugod daw si Hoshina kaya ipakita daw ni Number 10 kung ano yung kaya nitong gawin at ilayo lahat ng magiging atake ng mga halimaw sa kanya, kung saan tinanggap naman ni Number 10 yung challenge na yun. Talagang binabaliwala na lang nila yung paggawa ng strategy ika ni Hoshina, at sa katunayan daw ay hindi siya sanay dun dahil hindi talaga ganun yung style niya. Maangas na naghanda si Hoshina na sumugod sa mga halimaw, at pinasimula na siya ni Number 10 na tumakbo. Nagdash na si Hoshina papunta sa pinaghihinalaan nilang boss ng mga kaiju doon, at umangat na naman daw yung released force niya at umabot yun ng 77%.
Agad na ginamit ni Hoshina ang first form ng kanyang teknik na empty strike para madaling mahiwa yung halimaw sa harapan niya. At nagawa namang pigilan ni number 10 yung pasugad sa likod nila na isa pang halimaw. Ginamit ni Hoshina ang third form, revenge strike bilang counter attack sa halimaw, at nag-follow up si number 10 ng tail whip. Sinabi ni number 10 doon na aminin na ni Hoshina na perpekto yung ginawa niya doon, kung saan sinabi ni Hoshina na wag siyang magyabang at nagsisimula pa lang sila, at ayaw niyang may lumusat na atake sa depensa nila. Madaling pinaghahampas ni number 10 yung mga atake ng mga halimaw na nakapalibot sa kanila habang naglalakad si Hoshina, at nakaramdam si Hoshina dito ng strange feeling dahil parang ayun daw yung unang beses na may taong nag-clear ng way para sa kanya. Lumabas sa harap niya ang isa pang halimaw dun pero madali niya lang yung hiniwa. Nagseryoso na si Hoshina at sinabi na tatapusin na nila yon, at clinch niya yung buong katawan niya para gamitin ang sixth form ng kanyang teknik, kung saan kinilabutan dun si number 10 dahil alam niya yung kayang gawin ng ataking yon. Clinch ni Hoshina yung buong katawan niya, at kita sa bodysuit niya yung strain nun, at napakumento si number 10 na ramdam niya na parang pinupunit yung muscles niya dun. Napangiti ito habang nararamdaman niyang dumadaloy ang pambihirang power sa kanyang buong katawan. Di nagtagal, naabutan na ni Hoshina yung big boss ng mga kaiju dun habang napapakomento si number 10 na talagang mag-enjoy siyang makipaglaban kasama si Hoshina. Sa huli, ginamit ni Hoshina sa halimaw ang kanyang sixth form, straight strike, na humiwa sa katawan noon ng sandamakmak na beses. Natutuwang inireport ni Okinogi sa iba na secured na ang runway, at ang natitira na lang ay yung terminal. Lumipat naman tayo malapit sa Chofu Airport Terminal, at habang nakikipaglaban ng ilang troop members dito ay nireport sa kanila ni Okinogi na wala nang nade detect na mga halimaw sa loob ng airport, kung saan nagkomento yung isa na syempre, yung vice commander na nila yung kumilos dun, at yung lalaki daw na yun ay mas savage pa sa kahit anong halimaw. Matapos patumbahin yung boss sa area nila, sinabi ni Hoshina na hahantingin naman nila sunod yung mga nasa labas, kung saan bigla naman siyang sinigawan ni number 10 at sinabi na sawa na siya sa mga idiotic monsters na nakakalaban nila dun, at i-obliterate naman nila yung mga troops. Nagalit si Hoshina sa pinagsasabi niya at sinabi na kakampi nila yun, kung saan niraso ni number 10 na bored na siya sa mga halimawan yun ay gusto na niyang may ibang kalabanin. Pinapanood sila nila Okinogi habang patuloy silang nagtatalo sa kung ano yung tat-targetin nila, kaya natameme sila dun at napakomento na ang gulo ng pair na ito at merong mga operator pa daw na tinatawag sila na body comedy suit. In a serious note, inisip ni Okinogi dito na 77 na yung released force ni Hoshina, at unti-unti nang naabat nito yung full released force niya kapag nakasuot ng isang normal na suit gamit ang number suit na yon. Kung magagawa daw nito na ma-harness ang released force na umaabot o hihigit pa sa 90%, ay walang makakapagsabi sa kanila kung gaano magiging kalakas si Hoshina sa battlefield. Bigla namang nag-report si Kuruso sa first unit patungkol sa pag-clear ni Hoshina sa Chofu Airport, kaya naiiritang sinabi ni Narumi na nai-imagine na niya yung mayabang na itsura ni Hoshina dahil mas nauna yung natapos sa kanila. Nagkomento naman si AG na kung gayon ay ang Oizumi area na lang yung natitira, at tinanong naman sa kanya ni Narumi na kung sino yung in charge dun. Pinaliwanag ni Kuruso na yung area na yon ay hawak-hawak ng platoons ni Narin at Tachibana. Dagdag niya na pinapabagal ng mabigat na traffic yung evacuation ng mga residente dun, pero may mga troop members na napinadala dun para tumulong, kaya limited yung combat area nila dun. Gayunpaman daw, ang pinakamahalagang issue ay yung anim na colossal monsters sa area, na nagpapakomplika ng kanilang battle situation. Habang tinitignan ni Rin yung mga halimaw na yon ay napakumento siya na masyadong maraming gong klaseng halimaw dun at ang pagpapabagsak ng isa lang sa mga yon ay kakailanganin ng maraming firepower. Dagdag niya na dati ay hindi pa nakikita ang paglabas ng sabay-sabay ng anim na ganun kalalaking halimaw sa isang area. Bigla namang may tumawag kay Rin at hiniling nito na ipadala siya sa front lines. Lumalabas na si Kafka yun at pinaliwanag nito na hindi pa niya nakakalaban ng ganong kalalaking halimaw dati pero siguradong makakahanap daw siya ng paraan. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Rin si Kafka at pananatilihin niya lang daw ito sa logistics, dahil siya daw ang ace in the hole sa laban nila laban kay number 9. Sa Shanagawa daw ay lumabas si number 9 matapos nun ma-sense yung partial transformation ni Kafka,
at kung mag-transform daw ito ngayon ay may chance na malaman ni Number 9 kung nasaan ito. Sin-save daw nila ang deployment ni Kafka para sa pinaka-vital na phase. At iyon ang kapag-oras ng i-subjugate si Number 9. Nang magre-rason pa lang si Kafka ay biglang may nangyari sa isa sa mga higanteng halimaw doon, at tila lumobo ang tiyan nito. Nag-undergo daw ng structural transformation ang isang colossal monster doon at umaangat yung internal temperature noon. Binuka ng colossal monster yung bibig nito, at lumabas doon ang isang malakas na energy blast na nagsanhi ng malakas na pagsabog sa area. Nakita yun ni Kafka at napaisip siya doon kung paano sila makakalabas sa sitwasyon nila na yun. Bigla namang may nagsabi sa kanila na siya na ang bahala doon, at nakaposisyon ito sa west-southwest. Napansin ni Kafka na pagmamay-ari ni Mina ang boses na yun, at tila may nakasuot ditong high-tech goggles na may nakasuksok na sandamakmak na wires. Habang iniisip pa lang ni Rin na nasa Takikawa yun ngayon at siguradong hindi nun magagawang mapatambo yung halimaw sa area nila, ay biglang may tumamang malakas na projectile sa isa sa mga colossal kaiju na nagsanhi ng pagkawasak ng katawan nun. Gulat na gulat si Rin sa biglaang ataking yun, at nanlaki ang mga mata nila ni Kafka. Hindi siya makapaniwala na nataman ni Mina yung halimaw kahit na nasa Takikawa pa ito dahil 20 kilometers ang layo nun sa area nila. Pagpunta natin sa Takikawa ay ipinakita dito ang pambihirang weapon na parabang isang higanteng cannon na nakamount sa rooftop ng isang building, at lumalabas na isa itong bagong weapon na specialized para kay Mina, at tinatawag nila itong Colossal Monster Railgun. Inutusan ni Mina si Kereonos na i-reload yung higanteng weapon na yun, at agad naman yun ang ginawa, at pagka-calculate nito ay lumalabas na nasa 94% ang release force ni Mina dun. Matapos mag-reload ay agad na nagpadala ulit si Mina ng malakas na projectile papunta sa isa pang halimaw, at pagkatama nun ay nawasak nito ang katawan ng colossal kaiju na nagpatamba dun. Manghang-mangha si Rin dito at kita ang pagka-hindi niya makapaniwala sa kanyang mukha, at yun daw pala ang might at ang kayang gawin ng commander ng 3rd unit. Windang na windang silang lahat sa lakas ni Mina, at natuwa naman si Kafka sa paglabas ng kanilang almighty colossal killer.